Hindi pa sumisikat ang araw ay nagsisimula na sa paglilingkod ang mga volunteers ng feeding program ng San Lorenzo Ruiz Parish. Abala na sila sa paghahanda at pagluluto ng tanghalian sa higit 200 bata at ilang senior sa mga mission areas na nakapalibot sa parokya. Ito ang naging buhay nila simula pa noong 2019. Araw-araw ay sumasakay ng tricycle, lumalakad sa mga masisikip na eskinita, gilid ng creek o makipot na tulay, maihatid lamang ang mga munting baunan sa mga tahanan. Hindi naging hadlang ang pandemya sa paghahatid ng tulong sa mga bata upang mapanatiling malakas ang kanilang pangangatawan. Nagpapasalamat kami sa lahat ng magigiting na volunteers ng SLRP Feeding Program, lalong-lalo na sa mga foundations and benefactors para sa kanilang walang sawang suporta. Inaanyayahan po namin kayo na tumulong, mag-abot ng makakaya upang mapanatiling buhay, mulat at kumikilos ang San Lorenzo. Isang kabanal-banalang hapon sa lahat. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish. Ang lahat ay pinaalalahan ng manamit ng naaangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Ang mga Claritian Seminarians po ay may mga produktong ibinibenta sa harapan ng ating simbahan. Ang mga malilikom ng pondo ay ibibili ng bigas at iba pa para sa mga taong itinuring na ang lansangan bilang tahanan. Ating pong tangkiligin ang kanilang produkto. Maraming salamat po. Meron po tayong love offering envelopes sa entrance ng ating simbahan. Ito po ay ating iaalay mamaya sa offertory. Magsiluhod po ang lahat para sa Oratio Imperata. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Mahabagin at maawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagkumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan na ng mga nalinang nagamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Mahal na birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po ang 27th linggo sa karaniwang panahon na may temang sa gabay ng liwanag ng pananampalataya at pagpapakumbaba. Ngayon ang unang linggo sa buwan ng Santo Rosario at ng mga misyon. Sa buwang ito, ginaganyak tayong ipagdasal ang paglago ng ating pananampalataya. Lalo't ang pananampalataya ay kaloob ng Diyos at isa nating kapangakuan. Dahil sa pananampalataya, natatanggap natin ng buong kababaang loob ang mga nakalulungkot na pangyayari na di natin maunawaan. Dahil din dito, nagsusumikap tayo sa paggawa ng mabuti kahit hindi natin makita ang inaasahang bunga. Pananampalataya rin ang nagpapasigla sa mga misyonero upang ihatid ang ilaw ng Ebanghelyo sa mga di pa nagpapakilala kay Kristo. Pananampalataya ang nagbubuklod sa atin ngayon upang mag-alay ng Eukaristiya bilang papuri sa Diyos at para sa kabutihan ng sangkatauhan. Kasama ang mga alagad ni Jesus, manalangin tayo. Panginoon, dagdagan po niyo ang aming pananalig sa Diyos. Ang pagdiriwang na ito ay pamumunuan ni Reverendo Padre Nicanti Shawredi, SCJ. Magsitayo na po ang lahat. Thank you.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos Ama, Panginoong Hesukristo at Espiritu Santo ay sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. Bilang paghahanda para sa marapat na pagdiriwang ng banal na misteryo ng Eukaristiya, alalahanin natin ang ating mga kasalanan, lalo na ang kasalatan ng pananampalataya at kababangloob, at humingi sa Panginoon ng pagpapatawad at lakas. Kaawan tayo ng makapangyaring Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay naging ababaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran nang budi namin takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-alangan namin hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyan aming makamtam. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang tila walang habas na kapalaluan at lupit ng marahas ay mahigpit na pagsubok sa pananampalataya. Anumang pagkaantala ng Diyos sa pagsupil sa gayong mga pagmamalabis ay waring di matiis ng mga nananalig sa kanyang katarungan at kapangyarihan. Sa kanyang sagot kay Habakuk, tinitiyak ng Panginoon na lahat ay maayos sa takdang panahon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Habakuk. Panginoon, hanggang kailan ako darating sa iyo at di mo diringgin? Hanggang kailan mo babayaang mamayani ang karahasan? Bakit ang ipinakikita mo sa akin ay pawang kasamaan at kahirapan? Sa magkabila-kabilay, nagaganap ang pagwasak at ang karahasan. Laganap ang hidwaan at pagtatalo. At ito ang tugon ng Panginoon. Isulat mo ang pangitain. Isulat mong malinaw sa mga tapyas ng bato upang madaling mabasa at ibalita sa lahat. Sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain. Mabilis na dumarating ang wakas, hindi ito maliliban. Ngunit tiyak na magaganap kung ito may nagtatagal. Masdan mo ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan. Ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginoon, iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan, ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanyang sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalinga niyang mga hiram, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy, iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng Masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy, iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Narito ang ilan sa masisiglang pampalakas loob ni Pablo sa kanyang alagad na si Timoteong hinirang niyang maging obispo ng Efeso. Tunay na dakila ang bunga ng Espiritu, di lamang sa mga obispo at pari, kundi sa lahat na nagpapaalab sa gayong handog.
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, ipinaaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Gawin mong batayan ang mga aral na itinuro ko sa iyo, yamang ang mga ito'y pawang katotohanan. Manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pakikipagkaisa kay Kristo Jesus. Sa tulong ng Espiritu Santong nananahan sa atin, ingatan mo ang lahat na ipinagkakatiwala sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sa inyo ngayong salita ng Panginoon, iiral habang panahon. Ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos." Tumugon ng Panginoon, "Kung maging sinlaki man lamang ang butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikamorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima ito sa inyo. Ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
My dear brothers and sisters, once again, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. So maraming mga tao ang humihiling ng dagdag o upgrade sa kanilang buhay. Dagdag ng sahod, dagdag na baon, dagdag na budget, dagdag na oras at panahon, pasensya at pag-unawa. So mga kapatid, ano po ang humihiling tayo? Na pera, or dagdagan ang mga bahay, or mga sasakyan sa business, or ano po? Or are we asking, maybe like the disciples, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos? Sa Ebanghelyo ngayong araw, mga apostol, no, nagsabi sa no, Panginoon, Lord, increase our faith. Dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya at pananalig sa Diyos. So, of course, when you hear this, parang no, maganda talaga ang request nila kasi hindi sila nag-request ng, sa mga ibang mga things, no, mga bagay sa mundo. Hindi na pera, position, pero ang gusto nilang ay pananampalataya. So, mga kapatid, but ang tanong ni Jesus, ang sagot ni Jesus ay iba na talaga. Kasi sabi niya nga, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, no, you can do something. No, he didn't say, I will increase. No, hindi siya sinabi na, oo, okay, dagdagan ko ang inyong pananampalataya, pananalig sa Diyos. Kasi mga kapatid, para kay Jesus, hindi higit na kailangan ang dagdag na pananampalataya, kundi ang dagdag na kababang loob. Dagdag sa pananampalataya ay maari mga hulugan ng pagtuklas sa misteryo ng Diyos, nang lalong tapang na ialay ang buhay para sa Kanya at ng buong sigasig na mission o paglilingkod. Mahalaga yan, subalit hindi unang-una kailangan ng isang alagad. So, iba na talaga ang the perspective ni Jesus. Kasi, my dear brothers and sisters, we need to understand the context. No? Kasi, we cannot just take out, oh, maganda na ang request nila. Kasi anong nangyari before this passage? If you read properly, no, we will know. Isang ama nagdala sa, no, sa anak niya, no, who was possessed by demon. And then he asked disciples to pray over, drive up the demon. Pero hindi nila kaya, no? So then, that's why Jesus asked, ano nangyari? Then the nagreklamo ang ama, Lord, your disciples could not drive up the demon. Kaya nga sabi ni Jesus, napakaliit ang pananampalataya ninyo. That's why, and then Jesus drove off the demon, and then he returned the son to the father. Kaya nga, the disciples also said, give me same power. Give me same authority. Because sabi ni Jesus, maliit na, napakaliit ang pananampalataya. That's why they said, increase so that we can do miracles. So that we can do also what you are doing. Mga kapatid, kaya nga, para sa Panginoon, hindi kailangan ng pagdadagdag. Pagkaunawa o tapang, at least, hindi ito ang higit na kailangan. Ang patunay na tunay na pananalig ay pagbabawas, pagsuko, pagiging maliit. Ang tutok ay hindi sa sarili, kundi sa Panginoon, nakapako at muling nabuhay. Ang susi ay kababang loob. Kaya nga mga kapatid, sabi ni Jesus na hindi na minamadali kasi it takes time. It's a process. It's a process. Faith is a process. Lifelong journey, my dear brothers and sisters. Kaya nga it starts little, then you have to take care in your everyday life. So, kaya nga sabi niya na hindi ito minamadali. Hindi minamadali ang paglago, pag-usbong, paglalim at pagpakalaki sa ating pananalig sa Diyos. No, magsimula tayo sa maliit. Ginamit ng Panginoong Jesus ang halimbawa
ng isang butil na mustasa na nagiging isang napakalaking puno pagdating ng panahon. Now that's why compare. He said, that's enough. That's a faith that you receive. But you have to take care. Now the seed, only you keep the seed, it will not grow. You have to plant it. You have to water it. You have to take care of it. Then it will grow. It will become a big tree and it will give, it become house for all the birds and everything. So my dear brothers and sisters, Jesus said, no, that's why it is not easy. We need patience. No, we need patience, perseverance in our faith. Pero sa unang pagbasa, medyo nagmamadali si Habakuk, no, sa Prophet Habakuk. Kasi nakita niya ng maraming mga parang mas, no, lakas ang devil. So kaya nga nagreklamo siya. And then nagtanong siya, Panginoon, hanggang kailan ako daraing sa iyo at di mo diringin? Kasi he was asking, what's happening? But then sabi ni Jesus na ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. But of course, my dear brothers and sisters, in God's own time. That's why there is a process. We cannot just say, okay, nakita natin something, ayaw natin, and then say, tapusin natin, ubusin natin, or we will kill it. No, it's not that way. No, kahit sa panahon natin ngayon, malakas ang hila ng pagiging marahas, ng pagiging mapusok, ng pagiging mapaghamon. Galit ang marami. No, nawala ang tiwala sa gobyerno. No, it's not only in Philippines, no. In the general, we see a lot of restlessness in the world. And lalo na madali ang mapadala sa puot, sa galit, at sa kawalan ng pasensya. So, kaya nga, this is the society, situation, environment that we are living in. Sa ganito ang pangyayari sa ating buhay na para bang patuloy pa ang paglago ng mga masasama at parang walang napapala ang ating pagpapakabuti. Kaya nga, hilingin natin ang kahilingan ng mga alagad sa ating ebanghelyo. No? Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. No, ibig sabihin nga, mga kapatid, huwag sana tayong ma-discouraged. Huwag sana tayong bumitaw sa Diyos at sa Kanyang katuruan. Dagdagan po ninyo ang aming pananalig. So, my dear brothers and sisters, sa mga panahon na nararamdaman natin, lumiliit ng lumiliit at umikli o kaya ay nawawala na ang ating pananampalataya at pagmamahal, sabihin natin, Lord, increase my faith. So, my dear brothers and sisters, God can do anything and everything. No, He can just do like that and then everything can finish. But God is God of patience, God of mercy, God of love. So He gives us opportunities to change our lives. And we are not the owners, we are not the master to decide everything. Kaya nga sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, the second part, you are only alipin lamang kayo. No, you just continue to follow what you are doing. So my dear brothers and sisters, hindi na madali, no? Alam natin, the faith journey is minsan mahirap kasi we are following the path of cross. Ang daan ng cross ay daan natin. Kaya nga hindi na madali, no? Marami na mga challenges, struggles, problems. No, many times, no, we may lose our faith. But our today's readings remind us that God listens to our prayers. God is there. That's what He's answering to Habakkuk sa unang pagbasa. I will take care. I know what's going on. Trust. So my dear brothers and sisters, ngayong buwan, no, buwan ng Oktubre ay buwan ng Rosaryo. Now we call this month is dedicated to Rosary and dedicated to Mama Mary. Kaya nga you will see a lot of mga kapistahan ni Mama Mary ngayong buwan ng Oktubre. So we are encouraged and we are invited to pray Rosary. And then meron tayong special indulgences ngayong buwan. Kung if you pray, no, kung mag-rosaryo kayo, you know, yes, one family or one group or with some people, we will receive special blessings. So mga kapatid, we need, no, because we need the
intercession of Mama Mary, the example of Mama Mary. Kasi hindi niya naintindihan lahat mga plano ng Diyos. Pero sabi niya, alipin lang ako. I am a handmaid of the Lord. Let it be done to me according to your word. So sana ito din ang the ugali natin, my dear brothers and sisters, disposition natin na let, no, we allow God to do, allow God's plan to work in our life. So mga kapatid, no, please, no, start. Those who are praying already, please continue. And then those who haven't started to pray, please start to pray rosary. As a family, huwag na sabihin na wala akong time, wala kaming time, busy na kami. Please, marami na mga challenges, struggles, no, that we are going through, crisis. Totoo talaga, the devil look like very strong. And many times we are just giving in, falling into temptations. Kaya nga, we need God. We need God's grace. So, let us start praying, my dear brothers and sisters, because the devil attacks the family first. It breaks the relationship, no, between husband and wife, and the family, the children. And then that is the way. It destroys the church, destroys the society, destroys the world. That's why we need always, no, to be closer to God. And the best is rosary. The simplest pero most powerful is the rosary. So please practice praying rosary as a family, so that it may bring more blessings, strength, and firmness in our faith. So my dear brothers and sisters, no, let us pray like the disciples. Dagdagan po ninyo ang pananampalataya namin. Dagdagan po ninyo ang pagmamahal sa isa't isa. Dagdagan po ninyo ang pagpapatawad. So this is what we have to ask, my dear brothers and sisters. Hindi lamang pera, business, mga bahay, or mga ibang mga bagay sa mundo. God will provide. God will provide. But I think what we need more is love, peace, happiness, forgiveness. So let us ask, may our prayer be like this, no? Dagdagan po ninyo ang pananampalataya, ang pagmamahal, pagpapatawad. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa hamon ng Panginoon, lumago tayo sa pananampalataya, at nagtitiwala sa Kanyang mahabaging pag-ibig. Idulot natin ang ating mga kahilingan. Panginoon, pagtibayin mo ang aming pananampalataya. Panginoon, pagtibayin mo ang aming pananampalataya. Para sa simbahan, ang mag-anak na mga tapat na sumasampalataya sa buong daigdig, nawa patnubayan siyang lagi ng pananalig na nakatuon sa kalinga ng Diyos, maging sa mga mahirap maunawaang pangyayari. Manalangin tayo. Panginoon, pagtibayin mo ang aming pananampalataya. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, nawa patuloy silang maging inspirasyon natin sa kanilang matatag na pananampalataya at pagsisikap para sa kabutihan ng mga hinabilin sa kanilang pangangalaga. Manalangin tayo. Panginoon, pagtibayin mo ang aming pananampalataya. Para sa mga nahihina dahil sa sakit o sa malalaking pagkabigo, nawa
palakasin sila ng kanilang pananalig sa masuyo at matalinong Diyos na kanilang pagpapanibagong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pagtibayin mo ang aming pananampalataya. Para sa lahat ng misyonero, nawa huwag silang panghinaan ng loob, sanhi ng babahagyang kapalit na kanilang paggawa, kundi patuloy na magtiwala sa Panginoong tanging nakakapatid sa takdang oras ng pag-aani. Manalangin tayo. Panginoon, pagtibayin mo ang aming pananampalataya. Para sa lahat na nakalaang magtanggol sa may hinat api at magtaguyod sa katarungang panlipunan, nawa magtagumpay ang kanilang pagsisikap sa tulong ng makapangyarihang Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagtibayin mo ang aming pananampalataya. Para sa ating kabataang likas na naniniwala sa kanilang sarili lamang, nawa alalahanin nilang Diyos ang tanging bukal ng lahat ng lakas at ang bawat tao ay mga abang lingkod lamang. Manalangin tayo. Panginoon, pagtibayin mo ang aming pananampalataya. Tahimik po nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan at ang mga kahilingan para sa banal na misang ito. Manalangin tayo. Panginoon, pagtibayin mo ang aming pananampalataya. Panginoon, sa iyo ang larangan kung saan kami tinatawag para maglingkod. At sa iyo rin ang lakas na kailangan namin upang kami mabungang makapaglingkod. Pagkaluoban mo kami ng kababang loob para tanggapin ito at ng lakas ng loob para magsikap at paglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoong itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikham, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatuuhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Aming banal, ikaw ang bukal ng tanan kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli ka niyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Roberto naming Obispo at ng Tanan Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin siyong kaliwanagan. Kaawan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo siyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kay San Jose ang asawa niya, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwangnawa namin ang pagpapuri sa kararanggal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoong natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang amin pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkain at inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Magsiupo muna sumandali para sa konting paalala. Una, meron po tayong second collection tulong para sa mga mission partners ng ating diocese. Ikalawa, sa October 8, Sabado, ay gaganapin ang Dawn Rosary ng 5 a.m. Ang mga namumuno sa ating rosaryo ay ang Friends of San Lo para sa opening at closing prayers at sponsors din sa ating fellowship pagkatapos ng misa sa 6 a.m. Ikatlo, mayroon din po tayong SLRP, Medical Mission, General Medicine at Dermatology na gaganapin sa October 8, Sabado. Libreng check-up sa tulong ng mga doktor mula sa parokya at libreng gamot naman mula sa MCKS Caring Heart Foundation. Ito ay gaganapin sa ating SLRP Formation Center mula 8 a.m. hanggang 12 noon. At panghuli, maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa ating Fiesta Fundraising Activity na halaman ko, handog ko kay San Lorenzo. Tayo po ay nakalikom ng 82,497 pesos 0.50 net of expenses. Muli, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa mga proyekto ng ating simbahan. Bilang unang linggo ng buwan, magkakaroon po tayo ng veneration to the relic of St. John Vianney at St. Clare de Assisi. Pagkatapos po ng final blessing, wala na po tayong recessional song. At inaanyayahan ang lahat na maglaan ng ilang minuto para sa ating mga relic. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat. So as announced after the mass, we can spend few minutes with the relics of St. Jean Marie Vianney and St. Clare, no? And let us pray for our families and for our parish. Please stand. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyo ka kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Manatili nawa kayo sa landas ng Panginoon at magpatuloy sa paggawa ng mabuti at tama hanggang inyo makamit ang pamanang panglagint. Amen. Kayanin nawa ninyo ang kabiratan, kahirapan ng buhay at malampasan nawa ninyo ang lahat ng pagsubok. Amen. Maging mapagpakumbaba nawa kayo sa inyong tagumpay at lumigaya sa pakikipagtulungan ng Diyos. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyaring Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humay kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos.